Hanga ako sa ating mga sports talakers, no? Talagang in-depth study, no? Oo, oh, natutuwa ko at alam nila yung mga, nakikita nila ng mga ano eh. Alam na alam mo yung mga, yung kanilang mga saloobin, no? Talagang kaaralan. Talagang napakalalim din pagdating sa basketball. Anyways, okay, well, kung titignan mo, may puntos ang punto kasi pag sinasabi nila, height is might, di ba? Pag sinasabi, kailangan malaking, ganyan, ganyan. Pero ang nakikita kong magiging advantage ni Brownlee, okay, pagdating dito sa Gilas, is yung kanyang familiarity and adaptation, okay? Familiarity when it comes sa mga Pilipi, sa mga magiging teammates niya, okay? Some of them, nakalaban na niya, okay? Nakita na niya maglaro, matagal na, resident import niya si Brownlee, eh. Okay, so alam niya kung paano ang maglaro ang mga players, kung sino man makakasama niya. And adaptation, ano pa masasaya mo? Adaptation, nakapag-adjust na, nakapag-adapt na. Nang sobra-sobra. Yan si, sa Filipino brand of play, okay, sa lahat, even sa mga coaches, nahahawak yan, alam niya yan eh. Naalala ko na even before noong panahon namin, yung isang pinakamagaling na import din na si Sean Chambers. Undersize yan. Pero bakit nandiyan at nandiyan? I think, Sean, correct me if I'm wrong, Coach Jerry, mga 6'1", 6'2 lang to eh. Diba? Oh, pero correct. Pag mga 6'5", 6'6 ang import, siya pa rin ang nilalagay. Bakit? There is something about him eh. Okay? Ganon din si Brownlee. Okay, ang isang maganda kay Brownlee, yung kanyang work ethic and coachable yan eh. Si Brownlee kasi, siya yung tipo na player na he can do anything. Tasa mo sa kanya yung bola, he can do anything. He can create for himself, he can create for his teammates. And sa tagal na niya naglalaro sa Pilipinas, alam na niya yung mga body language ng mga magiging kakampi niya. Okay, mga Pinoy, alam niya kung paano paglaro ng isang Pinoy. Alam na niya kung paano niya papasahan ang isang player. Kumbaga, madali siya makakapag-adjust kung ano mang system ay bibigay. Kung ano ang system ang kanilang lalaruin. Eh, no? Tsaka, yung sinasabi nila na mababantayan, oo, mababantayan ng mas malaki. Pero, hindi naman one-on-one yan, 5-on-5. Eh. And I'm sure gagawa ng kaparaanan. Okay, para si kung sino man hawak si Coach Chot, para ma-maximize yung talent ni Brown. Anong nakikita kong talent ni Brown? He can play 1 2 3 4 5 eh. Okay, and kasi one thing na maganda kay Brownlee, kung meron tayong mga biwa like si Junmar, kung nandiyan yan, ma-exploit lang gusto yung galing ni Junmar. Okay, kasi walang isang mas malaki na kasi let's face it, okay, pag nandiyan yung katulad nila Blatch, sila Kwame, tatakbo yan. Alam mo naman si Junmar hindi naman ganun matakbo. Okay, so kung kukuha tayo ng pampang compensate eh, di ba, ito pandagdag para si Junmar, eh mailabas natin yung talagang dapat niyang maitulong sa Gilas national team. So yun yung nakikita ko. Ang nakikita ko kasi habang pinag-uusapan pa yung pagdating ni Jordan, ni Clarkson, okay? Siya muna magandang pamalit kasi composed na composed yung taong yan. Hindi mo na makikita ng ano yan, mararatel. Kasi alam na lang yung kakampi niya. Kasi ang isang disadvantage ng isang import, kaya lalo na bagong dating, siyempre gusto niyang manalo rin. Pero siyempre, minsan dumarating yung nanggigigil ka na eh. Wow, we saw that with Jordan, di ba? Noong nakaraan, medyo nanggigil siya nung bandang huli against Lebanon, I think. Oh, di ba? Yung Brownlee, hindi mo makukuha. Sa tingin ko, sa tagal niya na rito, magiging mature niya, hindi mo siya makikita. Because, kumbaga si Brownlee, parang complete package. He can shoot for himself and he can create for his teammates. And 34 years old is not that old. Oo, sa tingin mo medyo, pero he may be 34 but I think he's still playing like 30. Okay, di ba? So, opo. Okay, para tignan natin, bigyan natin yung chance. Tignan natin. Ayun.